people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing ganda at kasing fresh overload ng Mama Sam ninyo. So, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Kamusta kayo lahat? Maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, sa Mama Sam Vlog. Thank you so much guys, na-appreciate ko yung support ang binibigay ninyo. And then of course, syempre kay Christine Ann Perez na excited na para sa Binibini Pilipinas National costume bukas. So yun, so talaga naman excited tayong lahat dyan kung ano nga ba ipapakita ng mga kandidata ng Binibining Pilipinas at papunta na sila sa exciting moment ng laban nila. Syempre bongga din ang Binibining Pilipinas Coronation Night dahil ang mga guests nila syempre nandiyan si Gary Valenciano, si Martin Rivera o diba? Doon pa lang sa mga singer nila na guest, para sa akin napakabongga nito dahil hindi naman natin kailangan kumuha ng mga artist na from another country kasi dito pa lang sa bansa natin marami nang magaling katulad ni Mr. Gary Valenciano at saka Martin Rivera, isa yan sa mga the best talaga na masasabi natin na kung kantahan lang ang pag-uusapan winner. And then of course yung kumanta ng Binibining Pilipinas kasama din, invited din nila plus syempre mga host, ay nako bongga, andiyan dyan si Catriona Gray at saka si Nicole Cordobes kung saan naman na ilang taon na nilang ginagawa ang pag-hosting ng Binibining Pilipinas. Talagang masasabi ko din na grabe no si Catriona, magaling ang loyalty na meron siya dito sa Binibining Pilipinas. And then of course bukod doon kay Catriona Gray at Nicole Cordobes, andiyan dyan din syempre si mga kasama nila MJ Lastimosa na lagi natin nakikita sa Miss Universe Philippines. And then nakikita natin si MJ Lastimosa because friend niya kasi si Shamsi Subsub. So sinusuportahan lang niya si Shamsi. At saka andun doon din kasi si Janine Togono. Na alam niyo naman yung tatlong Mariyang to. Lagi silang magkakasama. Dati si Venus, di ba? Si Janine, si Venus at saka si ano. Ngayon hindi. Buntis pala si Janine Togono. So yun. So nakita ko nung parang ang laki nung chan niya no, sa Instagram na pinost niya yung photos. And then, of course, kasama din ni MJ Lastimosa, si Kylie Versosa, ang international. And then, nandiyan din syempre ang reyna ng Miss International 2024. So, sobrang 2023. Sobrang exciting to para sa laban ng mga girls. Di ba? So, yun, good luck. At talaga namang masasabi ko, oh my gosh, iba talaga ang Binibini. Sabi namin ng ganon, once you are Binibini, you're always a Binibini. Oh, di ba? Kaya naman ngayon ang mga chika update natin, ano ba? So, syempre, marami tayong mga bagong chika update na talaga namang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin for today. Kaya guys, huwag na natin patagalin para sa una nating chika. The Queen is coming home. Ito ang parang homecoming para kay Miss Alexi Brooks after niya lumaban sa Miss Universe Philippines. So, magbabalik na siya ng Iloilo at bibigyan nga siya ng homecoming dahil sa kanyang pagkakapanalo bilang Miss Eco International Philippines 2025. So, congratulations naman kay Miss Iloilo. Kailan to? Sa June 11, 2024, Tuesday, 4 to 6pm sa Caravan around Iloilo. So, ang homecoming program naman ay sa SM City, Iloilo, North Point. O, diba? So, yun. Congratulations sa'yo, Alexi Brooks. So, yun. Abangan ninyo yan. At ito ang ating sumunod na chika. Pambato natin sa supranational. Kailangan natin suportahan para sa pagboto dito sa supranational. So paano boboto? Napakasimple lang. Una ay kailangan niyong bumisita sa supranational account, Facebook and Instagram. Uulitin ko. Syempre kailangan naka-follow kayo doon sa kanilang Facebook
at Instagram. So, bumisita kayo doon at mag-follow kayo. And then, pangalawa, i-like ninyo ang photos ni Althea Ambrosio of the Philippines. So, parehas sa Facebook and Instagram. And then, pangatlo, mag-like kayo at mag-comment din sa photos niya. And make sure na gagamitin ninyo sa pagko-comments ninyo ang hashtag ng hashtag Miss Supranational, hashtag Supranational 2024, hashtag Norwiskshach, then hashtag Malopolska. So, one like, one point. One comment, 5 points. So, yan. So, mag-comment lang kayo. Mag-comment kayo na mag-comment para mas maraming points. Pero huwag nyo kalimutan, ilagay yung hapat na hashtag na yan na makikita nyo dyan sa screen natin. So, yan. So, ano pang hinihintay ninyo? Vote na para kay Althea. Siyempre, mahal natin si Althea kaya supportahan natin ng bonggang-bongga ang ating pambato sa Miss Supranational. Doon naman sa nagtatanong sa akin, Mama Sam, parang ang hina ng laban ni Althea sa Supranational. National. Hindi naman. Malakas naman. Kaya lang ay medyo kabado lang ang lola mo. Charot. So, yun. Hintayin natin. Hintayin natin kung ano yung magiging eksena niya sa laban niya sa Supranational. And I'm so excited para sa Supranational. So, support lang tayo, guys. And more update, syempre, maibibigay ko rin sa inyo kung ano ba yung mga chika update natin dyan sa Supranational at kung ano ba yung mga kailangan natin tulong. Kaya, tutok lang. So, yan. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, mga pambato ng Latina sa Miss Universe, anong masasabi mo sa beauty na meron sila katulad nila ni Colombia, Ecuador, and Venezuela? Tingin mo, maka-atake ba ito ng bonggang-bongga sa Miss Universe? Alam nyo guys, yung mga Latinas na yan, huwag tayong magtaka dahil alam naman natin na talaga namang magaganda sila. Lalo na pag lumabas sila ng national pageant nila ay talaga namang ready na sila sa pagpapagawa, di ba? So yun. So magaganda sila. Parang feeling ko Venezuela malakas ang laban sa Miss Universe, nandiyan din sa Ecuador ngayon na bagong fresh overload talaga ang eksena at ang beauty na meron siya. Sabi ko nga ang ganda din neto eh, no? So parang feeling ko malakas din yung laban niya sa Miss Universe. And then si Colombia parang feeling ko para siyang ano, parang meron siyang anxiety, gano'n, na parang pagtitignan mo, ano, ayun yung mga mahihirap eh, no, kapag pumayat ka, yung galing ka sa taba, tapos bigla kang pumayat, kasi hindi ka kumakain, nagda-diet ka, tapos ang mangyayari sa'yo, parang nawalan ka ng lakas, so ang ending mo, parang may anxiety. Nangyari sa akin yan dati, nagpapapayat ako, tapos gabi-gabi nanginginig ako sa gutom. Ayun, nanginginig ako tapos parang iniisip ko yun na high blood ako. Yung pala, nanginginig lang ako sa gutom. So, nalilipasan pala ako ng gutom. So, maling diet. Charot. So, yeah. Anyway, good luck. Good luck kay Colombia, kay Ecuador, at kay Miss Venezuela. So, alam ko naman na malalakas ang laban nila sa Miss Universe. So, tignan natin kung sino yung kakabog sa kanila. Kasi syempre, sa ngayon, hindi pa natin alam. Pero pag nagsama-sama na yan, edi maglamunan sila ng ganda. Ang ending ay si Philippines ang mananalo. Diba? So yun, good luck. Good luck sa kanila. And then ito, mga second runner-up sa Miss Universe National Pageant. Tingin mo, Mama Sam, kung sila-sila kaya ang naglaban sa Miss Universe, malakas kaya ang laban. Siyempre, nandiyo dyan si Miss Colombia na si Kimberly Hooker. Si Ecuador na si Catherine Spin at saka si Philippines si Atisa Manalo. Tingin mo, Mama Sam, kung sila ang naglaban sa Miss Universe, sino ang mas kakabog? Siyempre si Atisa. Ayun yun. So, maging bias na tayo. Huwag ka nang maghanap pa ng kung sino-sino. Si Atisa na yan. Ako para sa akin, nakita naman natin na talaga namang malakas tong mga nag-second runner-up sa national pageant. Sabi ko nga, nagtataka ko, ba't hindi nila nakita yung galing? Ayaw ba nila ng malakas? So, parang feeling ko, kung sila naglaban-laban, ay nako, bardagulan to. Ang ganda ng laban nila pagdating sa Miss International. Talagang kakabog at kakabog. No? So, ewan ko ba? Ano ba nangyari dyan sa, ano na yan? Sa Miss Universe na yan? Nakakaloka. Anyway, good luck sa mga kandidata na ilalaban nila. Kasi nandito yung malakas, hindi nila pinili. Pinili nila yung weak. Charot. So, yun. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, CJ Apiasa, naghahanda ng pasarela. Tingin mo, Mama Sam,
saan ba lalaban si CJ Apiasa. So alam na ninyo, sa Miss Grand Philippines yan. Eh wala namang ibang pageant ngayon. Halimbawa, lumabad siya for Miss Cosmo, hindi naman siya pupunta sa Miss Cosmo, hindi naman siya pupunta sa Miss Aura, hindi naman siya pupunta sa ibang pageant, kundi dito lang sa ang magiging pageant na lang ngayon ay Miss Grand Philippines. So yung ating ginagawa niyang paghahanda na nakita natin sa Instagram, ay ang lakas maka Miss Grand. So I think it's a Miss Grand Philippines. Ako naman, naniniwala naman ako sa galing ni ano ni CJ Apiasa. At gusto ko rin naman, kasi dati nung lumabas sa Binibining Pilipinas, gusto niya maging Miss Grand Philippines, pero hindi napunta sa kanya yung corona. And I hope na sana na nandirito siya, eh, kumabog ka lang ng bonggang-bongga. Malay mo, sa'yo mapunta ang Miss Universal Woman. Charot, so yan. Anyway, good luck kay CJ. Naniniwala ako kay CJ Apiasa. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, si Miss Peru, tingin mo si Tatya, kaya ang mag-uwi ng corona ng Miss Peru para sa laban ng Miss Peru? To be honest, syempre hinihintay natin to. Siya na lang yung parang hinihintay natin, kasi nagligwak na lahat. Naligwak si Atisa, naligwak si Catherine Nispin, tapos may isa pang naligwak. So ngayon, eto na lang, si Miss Peru na lang. So pag nagkataon talaga, reunited silang dalawa ni Miss Dominican Republic, kasi batchmate sila doon sa Miss International. And good luck, diba? Good luck kay Miss Peru, kung siya nga ba kokoronahan ng Miss Peru ngayong taon na to. So ako naman, para sa akin naman, ay nakita naman natin kung gaano naman to kumabog. At masasabi ko naman na talaga namang bongga naman ang kanyang eksena. At naniniwala naman ako na kaya naman niya maiuwi ang corona, diba? So wala naman tayong magagawa dun, kundi abangan na lang natin yung magiging eksena niya sa Miss Universe Peru. So yan, nakakaloka. Good luck talaga. Mama Sam, Miss Universe Ecuador sa si Mara Topic. Tingin mo, Mama Sam, kakabog ba to? Alam mo, maganda siya. To be honest, nagagandahan ako sa kanya. Yung beauty niya may charm kesa kay Catherine Espina. So, naiintindihan ko kung bakit siya pinanalo ng Miss Universe Philippines. Ng Miss Universe Ecuador. Kasi naman yung beauty niya talaga, may ibubuga naman talaga. At parang feeling ko, kakabog siya sa Miss Universe. So, tingnan natin kung paano siya maghahanda, kung paano siya makikipagkabugan. Wish all the best para sa Miss Ecuador. So, mabuhay ang Ecuador, di ba? So, yun. At para naman sa sumunod na chika, Miss Supranational Philippines, may bas-bas na daw mula kay Madam Maji Moran, ang dati nating Miss Universe 1973. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan ay bongga. Sa totoo lang. So, last time na binasbasan ni Miss Maji Moran, ay natalo sa Miss Grand. Charot. So I hope na hindi matalo din si Tara Valencia, kasi 'di ba last time si Nikki De Mora ganyan din, binasbasan din ni Miss Margie Moran, tapos naligwak. Naligwak sa Miss Grand. Hindi pumasok sa semifinals. No. I hope na makapasok sa semifinals itong si Tara Valencia at makuha niya ang corona ng supranational. Mahaba-haba pa yung preparasyon. Meron pa siyang isang taon mahigit para mag-prepare. Kumbaga, gamitin niya yon ng bonggang-bongga. Kumbaga, para sa akin, malaking pagkakataon at chance yon na para ma-prepare niya yung sarili niya ng todo-todo sa laban niya sa supranational. Obviously, na favorite siya, kaya siya inilagay dito dahil naniniwala ang organization sa kanya. And good luck kay Tara Valencia, di ba? So, yun. So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, at Tisa Manalo. Maging kapalaran kaya niya ang naging kapalaran ng kapwa niya kandidata sa Miss International na naging Miss Grand noong 2021 na si Ten ng Vietnam. Mm-hmm. So why not? Bakit naman hindi? So kung ano yung nakamit ni Ten noon sa
pageant sa Miss Grand ay pwede din naman makamit ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo, di ba? So malaki yung chance ni Atisa Manalo na may uwi ang corona ng Cosmo ngayong taon na to sa ating bansa. Ito ang first ever na corona, di ba? So ngayon ako nakikita ko na possible talaga na mangyari ang mangyari dito kay Atisa sa nangyari sa kaibigan niya na si Tem, na kapwa niya naging kandidata sa Miss International. Eh kung sa Miss International nga nag-first runner-up si Atisa, eh bakit dito sa Cosmo hindi niya kayang gawin yon, di ba? So ibig sabihin, kaya niyang mag-title dyan. So naniniwala ako na kaya ni Atisa Manalo to. At naniniwala ako na possible na ganun din yung mangyari kay Atisa Manalo. Kasi hindi naman to lalaban ng ganun-ganun lang, di ba? So good luck kay Atisa sa kanyang journey dito sa Miss Cosmo. At lahat tayo excited sa pagpunta niya sa Vietnam at sa paghaharap nilang dalawa ni Tem, di ba? Ng Miss Grand, dating Miss Grand 2021. And then, good luck kay Atisa Manalo. So, kayo ba? Ano ba tingin ninyo? So, tingin ba ninyo si Atisa nga ba mag-uwi ng corona ng Miss Cosmo 2024? So, comment below niyan dyan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Thank you guys! Oh, 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 oh